Hi there, yup, I'm that boy, I'm JC, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, upo lang tayo dito ulit, but this time, I'm going to give you a tips. And we're going to open another segment here in my channel. So this is the JC Tips from the Heart. So for this first episode, I think second na pala to kasi first natin is yung mga talents na lumabas ngayong quarantine season. So kung di nyo pa napanood yun, I'll be including yung link sa baba. So make sure to check that out. And for this video naman, we're going to talk about ano nga ba sa tingin nyo? Kung gusto nyo malaman kung ano yung pag-uusapan natin ngayon, just keep on watching. So, pag-uusapan natin ngayon is kung paano nga ba makakalimutan si crush. Okay? So, let's start! Number one. Number one is accept the truth. Tanggapin mo na sa sarili mo na hindi ka talaga niya crush or hindi ka talaga niya magugustuhan. Kasi kapag pinagpilitan mo pa or nag-imagine ka pa na someday magugustuhan niya ako, someday mabibigyan niya ako ng chance, masasaktan at masasaktan ka lang. At hindi ka makaka-move on sa kanya. Ending, siya masaya na, ikaw naghihirap pa din. Number 2, huwag maging bitter. Yan ang huwag mong gagawin. Huwag na huwag kang magiging bitter kung hindi ka niya na-crush back, hindi siya nag-reply sa'yo, hindi niya tinanggap yung mga binibigay mo. Huwag na huwag kang magiging bitter na ganito naman yung ugali niyan, ganyan yung ugali niyan. Tandaan mo, nag-take ka ng risk. Hindi naman niya hiniling na maging crush mo siya. Okay? Kaya huwag kang magiging bitter. Tanggapin mo kung ano yung magiging desisyon niya. Kung di ka niya magustuhan, may gusto siyang iba, then be happy for her. Number 3, know that you're worth it. Hindi ka pangit. Maganda ka, gwapo ka, tandaan mo yan. Huwag na huwag mong i-down yung sarili mo porque hindi ka nagustuhan ng crush mo, iisipin mo na may kakulangan ka. No. Maybe hindi lang talaga kayo para sa isa't isa or maybe may gusto talaga siyang iba before ka pa dumating. Hindi ka pangit, hindi rason yun para i-down mo yung sarili mo. Kung hindi ka niya nagustuhan, then that's okay. Always remember that it's not about the outer beauty, but it's the heart. It's the inside beauty that you have. Number 4, huwag nang magpapansin. Balik tayo sa number 1. Accept the truth. Huwag ka na magpapansin. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa kanya kasi hindi ka nga niya gusto, okay? Hindi ka nga niya gusto, okay? Kung masasaktan ka man dito sa sasabihin ko, bahala na. Pero para mamulat ka sa katotohanan, hindi ka niya magugustuhan at kahit kailan hindi ka niya magugustuhan, kaya mag-move on ka na. Number 5. Burahin lahat ng magpapaalala sa kanya. Yung mga screenshots ng pictures niya, yung mga pinagsasave mo na pictures niya, kung may picture kayo together, may videos kayo together, or kung may mga screenshot ka ng message sa kanya, itigil mo na. At burahin mo na lahat ng yun. Para hindi mo na siya maalala. Para di ka na rin mahirapan na kalimutan siya. Kasi every time na makikita mo yon, every time na maaalala mo siya at hindi mo pa dinilit yon, kilala kita. Oo, ikaw. Kilala kita. I'm sure, babalikan at babalikan mo yon. Tapos magtitweet ka na, back reading again. Ang sarap palang balikan yung memories. Kaya kaya ka lang ako. Kaya kung ako sa'yo, burahin mo na lahat. Number 6, mag-focus ka sa friends mo. Tandaan mo, noong time na hindi ka kin-rush back ng crush mo, yung friends mo yung nandyan para sa'yo. Though minsan, inaasar ka nila or pinapangunahan ka nila sa mga desisyon mo, still, friends mo sila at sila lang yung makakaintindi sa'yo. At lalo-lalo na kapag sa mga oras na hindi ka crush ng crush mo. Number 7. Kung hindi nag-work yung number 6, na magbigay ka ng time sa friends mo, then, i-allot mo yung time mo sa family mo. Always remember na kahit anong mangyari,
or kahit anong failure man ang dumating sa'yo, hindi ka maging crush ng crush mo, iwan ka ng friends mo, iwan ka ng lahat sa mundo, always remember na laging nandyan yung family mo to support you and to love you. Number 8, find something na magpapasaya sa'yo. Pumunta ka somewhere na magiging masaya ka, mag-shopping ka, mag-stress eating ka, gawin mo lahat ng pwedeng magpasaya sa'yo. You deserve it. Kasi ang dami mong sinayang na time sa pagpapapansin sa crush mo. Now, it's the time naman para ikaw naman yung sumaya. Huwag mong tiperin yung sarili mo. Huwag mong pagurin yung sarili mo para sa isang bagay na alam mong hindi naman mapapasayo. Number 9, maghanap ng bagong crush. I know magiging mahirap, pero hindi naman siguro siya lang yung meron ng mga qualities na hinahanap mo. Marami ka pang makikilala. Marami pang ibang tao dyan. Di ba sa ibang bansa nga, nagbabawasan ng population sa sobrang dami ng tao? Tapos ikaw, magsistick ka sa isang tao lang na ayaw naman sa'yo? Huwag ganun. And lastly, number 10. Kung hindi lahat nag-work from 1 to 9, hindi nag-work yung mga tips ko, yung mga pinagsasabi ko dito, hindi nag-work yun, etong number 10, sundin mo. Mag-aral ka. Hindi yung puro landi, hindi yung puro crush-crush. Hindi ka mapapakain yung crush-crush na yan. Mag-aral ka muna. Ngayon, kapag successful ka na, nakagraduate ka na, tsaka ka mag-crush-crush. Kahit umiyak ka pa ilang beses dahil hindi ka crush ng crush mo, okay lang kasi successful ka na. Mapapakain mo na sarili mo. Kaya mag-aral ka na lang muna. Yung crush-crush na yan, napakarami nga ng tao sa mundo, hindi ka mauubusan. Tigilan na muna yung crush na yan. Nakakasira ng buhay yan eh. Tingnan mo. Crush-crush ka. Hindi ka naging crush. Ngayon, iyak-iyak ka. Pasang mo yung luha mo. Hindi bagay. Nakpan man. Kung sa akin ka na lang. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap na rapat na kahit. Okay, so that's it guys. So kung meron pa kayong mga tips or meron pa kayong gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, comment it sa baba para malaman natin kung may iba pa kayong tips or kung meron pang kulang sa mga pinagsasabi ko. And of course, if you like this video, don't forget to hit the like button and share this with your family and friends, lalo na sa mga kaibigan nyo na hindi crush ng crush nila. Pakasar lang. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell button na kadami ng subscription button para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng video dito sa YouTube. So that's it guys! Thank you so much for watching. Till our next video, this has been JC Villian na lagi nagpapaalala sa inyo na always keep safe and always be foggy like me. And everyone, know your worth! Bye!